Magandang araw. Tayo nandito na naman, tayo gagawa ng kakabit natin yung ating sliding door doon. Pakita ko po sa inyo kung paano yung pag-setup ng sliding door. Araw po ngayon ng Martes. Marami pa po tayo ditong pending na trabaho. Yan. Ito po yung kakabit natin, dalawa. Ingat po tayo yan. Watch out po. So, ayan po, nakita nyo. Nailagay na natin yung ating sliding door. Nalagyan po natin yan dyan ng bakal, stopper nya. So, set up natin yung bearing sa taas. Ayan. So ya gidam, so so ada jeser maraba. So ya gidam. Mapi dia ada, mapi dia ada. So ya erja. Tani. Tani, kamsa senti. Tani. Yan. So yan po, kung titignan nyo sa labas, para lang siya naka double door. Kaya po yung area na yon, kung 160, gaya sabi ko, kung titignan mo dito, parehas lang. Yung lap sa 160, yun yung kakapit sa poste. O, napakaliit lang po nung ating kakapit sa poste. Kasi po ang problema natin, babangga po doon sa semento. So okay na po yan. Hindi naman na siguro itutumba yan. Kakapit na yan. Dapat po yan mga 50 cm eh. So nasa 35 cm lang po siya. Ayan po, naglagay na tayo ng guide dun sa taas. Dito po natin nilagay sa kabila para hindi naman tangit tignan kung sa kabila natin lalagay. So dun sa baba, yung gulong natin kinapos ng konti. Dinagdagan na lang natin. Kinagat na lang natin para magandang tignan. Ito po yung huling kinakabit dyan. Dito po, pinaka-stopper nya dito sa dulo. Yun naman sa taas, nilagyan natin ng angle bar 4x4. Yun po yung kinakapitan ng guide. Ayan po, naglalagay po tayo ng angle bar sa top po tayo nagwe-welding. Tatacking para hindi mag-wave yung ating frame. Yan po, dadaan yung ano, silbing guide ng pinto natin. Yan naman po ang nilalagyan natin ng flange ng ano, plate, para yun yung kakapitan naman ng ating bakal sa dulo, stopper. Huli po natin yung sineset-up. Dito naman po sa dulo, yan, meron po tayong stopper. Yan po yung stopper ng gulong. So kahit po yung ating round bar hindi masyadong mahaba bandang dulo, okay lang po yan. Importante kakapit yung gulong natin. So pag sinara nyo po yung pinto natin, makikita nyo i-stop po siya doon. Yan. So tamang-tama po, sakto lang yung ating sukat. Yan po siya. Ayan po, tapos na ang ating ano, sliding door. Ayan po yung kanyang stopper sa dulo. Pag tinignan nyo po siya sa labas, parehas lang yung sukat niya, para lang parang double door lang siya. So salamat po sa pagsubaybay sa mga susunod pong project natin. God bless po sa lahat. Mga susunod pong project natin. God bless po sa lahat. Yan na po, sinaraduhan na lang muna uli natin habang wala pa siyang salamin. Salamat po. Doon po naman tayo sa kabila. Ito po yung ginawa natin isa. Uwi na po tayo.